Larry, good morning po sa inyong lahat. Third day po ng construction ng CR po. At kanina lamang nakapamili na po ako ng yung kailangan po sa pag-ano ng anong tawag doon ba lang? Paglalagay ng ilaw sa CR, sa labas ng CR, sa labas ng nito makalabas ng pinto and aayusin din yung ilaw sa salas. So nakapamili ako sa hardware malapit dito kasi nung nag-order kami nung mga hollow blocks naman dito kami sa bandang Ilaya nag-order dito mas malapit 1,400 yung napamili ko para dun sa pangkuryente natin. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ko sa hardware kanina lang. Ayan guys, ito yung resibo ng napamili ko. Bali, meron nang nakuha yung magagawa. Nakuha niya na yung electrical tape. Ano pa ba yung inabot ko kanina? Nakalimutan ko na. Ito guys, yung flexible hose. 4 meters to. Ayan. Ang halaga niya is 100. Naka-free pa ako guys ng isang metro ng wire. 2.0 ang size nito. Bali, ang binibili ko lang 20 meters. Naka-free ako kasi 21 meters yan. Ang halaga niyan guys, 600 pesos. Tapos, bukilya. Ayan, bumili ako ng tatlo. Yung bukilya ay 135. Tatlo yan guys. Tapos, ito, tugang na switch. Dalawang peraso, kaya nga tugang. 310 pesos. Yan. Tapos, yung electrical tape, yung bistayan. Kasi sira na guys yung ano eh. Kasi diba magpaplatada rin. Kailangan ng pangbistay. Kaya yan. Na bumili ako ng isang metro, 100 pesos. Tapos, utility box, tsaka junction box, tag 50 pesos. Tag dalawang peraso. So, nandun na yun sa gagawa kasi wala na dito sa plastic. So, mamaya guys, update ko na lang kayo. Kasi maya-mayang konti, papunta naman kami nung kapatid ko sa Dali para mamili ng mga kulang-kulang dito sa tindahan. So, pagod na agad ako, umaga pa lang, pawis na pawis na. Busy ngayong araw ng Friday. Okay po mga kasari, mag-a-update po ako ngayon sa third day ng construction dito sa bahay. Ang ginagawa na po is yung medyo madilim lang guys dito sa part na to at sobrang makalat. Nagpa-platada na po, ayan guys, oh. Platada na itong sa side na to. Tapos, hindi pa kayo kakain? Tapos, ayan guys, inaano na, anong tawag dito? Para sa switch natin sa CR, nag-aano na rin para, ayan, sa wiring. Naka-break time yung gumagawa, guys. So, yan na guys yung update. Hindi lang masyadong kita. Medyo nakikita yung alikabok ng ano. Ito yung bowl namin. Yan yung bowl. Labasan ng sama ng loob. Tapos ito guys yung salas, napaka makalat. Yan o, sobrang kalat. Nagtitibag din dito kasi guys, itong salas namin, wala kaming sariling ano dito, sariling switch. Ngayon, nagpalagay na kami ng sariling switch. Ayan na siya, yung ilaw. Dati nasa bandan dito siya. Meron na siyang sariling switch. Dito siya. Yan diba guys? Tapos, magpapalagay din kami dito ng ilaw. Ayun, nakaano na siya dun sa taas. Tapos, ayun. Tapos, dito din pala, maglalagay din guys ng ilaw. Dito. Diyan. Kasi, madilim eh. Hindi abot yung liwanag nitong ilaw na to dito eh. Yan. Madilim siya. So, update ko na lang kayo ulit guys mamaya. One eternity later. Ngayon guys, is last update ngayong third day ng construction dito sa loob ng bahay ng division at CR. So, ipapakita ko na sa inyo guys. Kanina galing ako ng manggahan. Bumili ako ng tatlong bumbilya na firefly at
Subok na kasi namin guys yung bumbilya na yon. Talagang taon ang itinatagal niya bago mapunde. Kaya ngayon guys, ayan, pakita ko muna sa inyo. Naikabit na rin yung mga bumbilya. So, ayan siya. Hindi pala ito ang bukasan. Nasanay ako na dito yung switch. Ito nga pala guys, yung switch. Ito yung switch ng ano. Hindi pa siya napaplatadahan. Ayan guys. Bali, naplatadahan na to. So, mamaya natin ipakita. Buksan muna natin. Ayan. Ayan guys, pindutin natin to. Yan yung ilaw ng CR. Tapos ayan, 'di ba guys, biglang lumiwanag. Naglagay din kami dito ng ilaw kasi kapag hindi ka diyan naglagay ng ilaw, patay natin. Ayan 'no, madilim. Tapos kung patay ito, madilim 'di ba guys? Ayan. Open natin. Ganyan kaliwanag ang bumbilya ng Firefly. Medyo nalilito-lito pa ako guys kasi hindi ko pa yan saulado. First day pa lang yan ngayon, yung switch na yan. So, ayan guys, yung kinalabasan ng pagpaplatada. Wala pang ano dito sa pinakapinto. Ayan, platada na dito. Tapos na yung platada dito sa CR. Ayan siya guys, ayan yung ilaw. Sobrang liwanag. Ayan, tapos na. Bali, ang hindi na lang tapos is itong sa side ng lababo namin. Pagpasensyaan nyo na guys, medyo madumi yung lababo. Walang tulo kaya hindi kami nakapagligpit. Ayan. Hindi, ito na lang ang hindi tapos. Tsaka ito yung gagawin bukas. Yung sa pinto. Popormahan yan. Parang gaganunan siya ng halo. Ganun guys. Tapos, nakano ba na gastos ko? Naka-discount ako sa bumbilya. Kasi isang 11 watts at dalawang 9 watts yung aking binili. Yung 9 watts nakakahalaga ng 105 ang isa. Yung 11 watts ay 120. Naka-discount ako dun sa tatlong, basta 90 plus na lang ang inabot kada isang bumbilya. Malaki din yung na-discount ko guys. Sa handyman ko siya binili. Tapos dito guys, hindi lang dyan kami nagpalagay ng ilaw. Ayan guys, so maliwanag na. Dito madilim. Papakitaan ko kayo kasi inayos din to. Naglagay din ng ilaw sa labas. So, open natin yung ilaw sa labas. Ayan guys, in-open natin. Sobrang liwanag guys ng ilaw. As in, abot hanggang kapitbahay yung ilaw. Ayan siya guys. Pansin nyo, abot hanggang doon yung ilaw. Hanggang doon sa bahay ng kapatid ko. Sobrang liwanag ng ilaw na bumbilya ng Firefly. Tapos, dito syempre sa salas. Patayin na natin kasi sayang ang kuryente. Ayan, buksan na natin yung dito sa loob. Ayan siya. Maliwanag din. Mukha lang hindi kasi guys, mas maluwang ang salas kaysa doon sa kusina at CR. Pero kapag ang pintura mo is white, sobrang liwanag ng house mo. So, ayan siya guys. Tsaka nag-ano na rin doon ng kahoy. Kasi dati pa, may kawad lang pa pa ganun eh. So, ang ginawa, ayan yung binili ko na ano oh, flexible hose. Yan, dyan siya ginamit kasi nag-ano dito eh. Anong tawag? Itong gamit. Ito guys, para makapagbungkal nitong platada na ano. So, hindi pa yan tapos guys. Paplatadahan pa yan. So, ito yung switch namin. Close na natin guys. Bali, ayan, sara na. Madilim na. Yan yung kwarto namin. Hindi ko ipapakita. Madumi guys. Bali, yung total. Yung unang ano, nakadalawang balik kasi ako sa hardware. Kasi nagkulang ng wire ng 10 metro pa. So, color blue, yung pangalawang bili ko dun sa 10 metro. Iba yung halaga ng kulay, depende sa kulay ng wire. 25 pesos yung isang metro. So, gumastos ako sa pangalawang punta ko ng hardware ng 250. Tapos, yung unang punta ko sa hardware ay 1,400. Tapos, sabihin ko rin guys yung inupa ko sa nagawa para may konting idea kayo. Medyo mababa pa to kasi mahal ang bayad sa electrician.
daw. Pero wala akong alam, guys. Sabi lang, kada outlet daw pala yon, kada, anong tawag doon? Kada bungkal ng electrician? Anong tawag doon? Ganon, guys. Kung ilan yung ano, basta mahal, dapat nasa 800 plus ang bayad sa electrician kapag nagpapawiring ng ganyan. Eh, ang daming ginawa, guys. Doon sa CR, ito. Tapos yun sa, ano tawag doon? Doon sa aming terrace, tsaka itong sa salas. So, 700, kasama na yung isang kahang sigarilyo. Binabalik pa nga, guys, kaso hindi ko na kinuha. So, ayun, guys, yan yung update ko sa inyo sa third day. Ayan, bali, bukas, pang-apat na araw, hindi na ako magbablog ng pang-apat na araw. Yung parang pinaka-finish, ano na lang ang ipapakita ko sa inyo. Siguro mga 1 week ago, mga ganon. Kapag finish na talaga yung ating CR. So, ayun, guys. Dito ko na rin tatapusin ang video ko kasi sobrang pagod ng araw ngayon. At kung nagustuhan nyo, guys, itong aking video for today, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye, guys. Keep safe, everyone. Bye!